Isang pinakamataas na pasasalamat pagdakila ay para sa ating pinakamamahal na dakilang Jesus po lamang. At dobling paggalang sa ating ginagalang at Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ako po ay nagpapaabot din po ng Happy Father's Day at belated Happy Birthday po sa mahal na pastor. Ganon din po sa kanilang mga beloved in-laws. Saka, at hindi po malilimutang turo't aral ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay nasave noong 2013. Mula po noon, nakikinig po ako ng mga patotoo at mga turo't aral po rito. Noong una po, ako po ay nakinig na dito po, pag taga Jesus Miracle International Ministry kang member, iba ka po. Napatunayan ko po yan sa maraming aspeto ng buhay ko nung ako'y tumagal. Nung taong 2016 po, ako po'y nagdalang tao. 6 na buwan po yan. Ako po'y nahulog sa motor, nahatak po ang aking palda. Gumulong po ako, pataas po yun. Pinagpapasalamat ko sa mga na Panginoon na highway po yun, wala pong dumaan, hindi po ako napano. Ay, ang anak ko pong isa, 5 taon, nakatayo na lang po yan, hindi po yan nagalusan. Samantalang ako maraming sugat, pero itinaas ko ang aking kamay. Sabi ko, kung ano man ang pagkukulang at pagkakasala namin, patawarin kami ng mahal na Panginoon. Tapos po noon, umuwi na lang po kami, dalang beloved husband ko, hindi na po kayang tumuloy sa Amoranto dahil kami po sa kamarin pa nanggagaling. Tapos sabi po niya sa akin, manalangin na lang tayo, nagbukas po kami ng computer. Umantabay na lang po kami sa webcast. Nag-alala po ang aking beloved biyanan dahil hindi po kami nakadalo ng linggong yon. Wala rin po siyang cellphone noong mga oras na yon. Ako po yung sumabay sa mga awitan tsaka sa healing. At nung gabing po yun, sa dami na sugat ko po, nang hapdi po yan mula sa tuhod. Natanggal po kasi ang helmet ko at ang layo po ng iginulong ko. At nanood pa naman po kami ng balita na may buntis nga raw po na nahulog. Kinamatay niya yung pagkahulog na sagasaan. Pero talagang pinagpapasalamat ko. Wala kaming kasunod ng mga oras na yon. Tinulungan kami noon. At sumabay na lang po ako sa pinanood ko po yung mga replay po ng beloved pastor na yung healing. Sumabay po ako. Sabi ng mga kapitbahay namin, pa-check up ka. Ayoko po kasi ayoko pong malaman kung anong resulta kasi po ng mga panahon na yon. Ang tiyan ko po nanigas po, hindi po gumagalaw yan. Tutuloy na lang po, magtamag po ako. Nalangin sa mahal na Panginoon na sa unang panalangin ng mahal na pastor, maging okay yung anak ko. Kinabukasan, pinagbigyan ko po sila. Kami po yung nagpa-check up. Nagpa-ultrasound po kami. Sabi nung nag-ultrasound, okay ang anak mo, malusog. Tapos sinabi ko nga po kasi na nahulog ako sa motor. Gumulong talaga ako ng napakalayo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa unang imala na pinakita mo sa buhay ko. Sumunod din po, nung nag-ano po yan, 8 months, nagsugat po yan, nakalpo po yan, napuno ng sugat. Nung po kasi nung mga panahon na yun, ipagpatawad po naman ng Panginoon, 2 beses lang po kami dumadalo, late pa. Biyernes at Linggo lang po, pinaparang may bumubulong sa akin. Sabi ko, nasan ay pinangako mo na magtatatlong beses ka sa pagdalo. Nasabi ng mga bilabid, nanay ko, bagamat hindi po sila mananampalatayan, sabi sa akin, ipa-check up mo, baka kung paano na yan, total ayaw mong painumin ng gamot. Nagpa-check up po kami, lagi pong walang doktor, laging sarado, yung pinupuntahan namin nire-refer kami, sarado. Natutuwa po ako kasi yung sa 2 taon na pakikinig ko sa mga banal na patotoo dito, narinig ko rito, ano pa ang sakit ng anak ko, yung mga patay nga rito, pinuhay, ang ketong nininis, ano ang sakit ng anak ko. Sabi ko sa nanay ko, may gagawin na lang kami sa Miyerkules, alis kami, akala niya magpapa-check up kami. Tumalaw ko ng Miyerkules, bagamat nung oras na yun, nawala pa ang pamasahe ko, pero ang ikapo namin laging nakaipit sa Bible, hindi ko pwedeng galawin. Sabi ko, andito ko lang nilagay, bakit nawala? Ang sabi ko, sa kaaway, itago mo yan, maglalakad kami kung kinakailangan, makadalo lang kami. Tumalo kami, Miyerkules yun, Biyernes, tuyo na yung sugat ng anak ko, Linggo, wala na, gumaling ang anak ko. Hindi pa po buti natapos, lagi na lang sinusubukan yung bunsong anak ko. Madalas po yan mahulog, nagpunta po yan noong 2 taon. Nagpunta po yan sa mga aking kapatid, may hagdanan po sa labas. May bigla po sumigaw na kapitbahay, ano ba yan, may hawak pang gunting, napapikit daw po
siya, ikunento niya sa akin. Hawak ng anak ko, napakalaking gunting, nadapaan niya, kaya siya napapikit na natakot siya dahil ang laki ng gunting. Anong pag-iingat na mahal na Panginoon, ang gunting napatapon, pero nakita niya yun, nakatayo, napabagsak na ang anak ko. Ano ang katawan ng anak ko, 2 taon, kung madapaan niya yun? Kaya sabi niya, nakakatakot, Liz, ang nangyari sa anak mo. Pero alam ko dyan ang patnubay na mahal na Panginoon. Kasi po araw-araw po ang computer namin, nakabukas yan. Nasa mga tugtugin po na mahal na gawain, gawain natin. Minsan po sa mga preaching na mahal na pastor, patuloy lang po yan. Kahit maghapon po yan, nakabukas lang po. Andyan din po na yung isang anak ko, 3 taon po yan. Nag-ano po kasi gumawa ng drainage sa amin. Tumaas po yung kalsada, yung bahay na kapitbahay namin, halos lumubog na po yan. Ngayon, ginagawa po yung bubong ng kapitbahay namin, napakataas po yan. Pero sa kalsada po, bumaba siya dahil gawa nga po ng drainage. Sila magkakalaro po, tinulak po yung anak ko, nahulog po yan. Hindi ko po yan alam, sinabi na lang po sa akin, kasi po yung isang anak ng kapitbahay namin, nahulog din po sa ganung posisyon po, pero siya tinakbo ng ospital. Sabi niya, pero yung anak mo, nung nalaglag dyan, nagpagpag lang. Sabi ko talaga, laging nandyan. Hindi nagkukulang. Sunod po, yung anak ko na naman, nag-aaral naman na po yan. Itong last, ano lang po, noong 2020, kasagsagan po ng pandemic, hiningyan po siya ng, sabi po sa kanya, gumawa ka ng video kung ano yung sakit na naging sakit mo at anong gamot ang ininom mo. Tapos sabi ng anak ko, magawa raw tayo ng video, assessment po kasi niya yun, eh sa English daw po, hindi naman po kami gaano sa English. Patuloy ko lang pong sinusunda ng mga post ng mga beloved children. May post po si beloved lots na yung tungkol nga po sa mga sakit, mga salot nga po na yan. English po yun. Ginawa po namin gabay yun. Na-save ko po yun sa kumpisaan ko, sa cellphone ko. Ginawa po ng anak ko yan, sabi po niya. Hindi ko po siya pinagsuot ng uniform. Ang pinasuot ko po sa kanya, yung puting damit, palda, daladala ang Biblia. Sabi nga, sa assessment niya, nag-umpisa po siya sa kami po ay member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami umiinom ng gamot, bagamat hindi bawal. Pero kami po ay naturuan na manampalataya, magtiwala sa mahal na Panginoon. Meron po kami pastor na nananalangin. Nag-aayuna na para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Ang mga magulang ko, tinuruan yan, manampalataya, sabi niya sa assessment niya. Habang po ginagawa, inedit po namin yan. Habang nagkukwento siya, pinapakita po namin ang mga gawain. Ang pagluhod ng mahal na pastor, ng assistant pastor, ang mga quotes na pinapakita po. Sabi nga ng teacher niya, o sige, gawa ka lang, pinasa po namin yan. Sabi nga po niya, Ama, baka hindi po ako pumasa kasi yung gamot ang hinahanap. Sabi ko, bahala, mahal na Panginoon. Kasi alam ko na siya magpapasa sa'yo. Third grading po yan. Pagdating po ng card yan at third grading, sabi sa akin ng teacher, huwag ka nang gumawa ng assessment mo sa fourth grading. Nagtaka po ako, bakit hindi na po siya pinagawa nang dumating po ang card niya. Letter A po lahat yan. In-honor po na mahal na Panginoon. Basta nagtitiwala sa kanya. Ito naman po, pandemic na to, noong November, minandatory na po sa beloved husband ko yung pagbabakuna. Sabi ng beloved husband ko, magpapabakuna na raw kung hindi raw magre-resign ako. Sabi ko, anong decision mo? Alam mo ang sagot ko, alam mo rin ang sagot ko. Mawalan ka pa ng trabaho, ka magkalala. Pinag-usapan po siya kasi BSA po siya dito. Meron po sa ISAP. Sabi niya, narinig ko, pinag-uusapan kami. Sabing ganun, nag-iisa na lang daw siya na hindi nagpapabakuna. Sabi, ano Kuya Ronnie, hindi ka ba magpapabakuna? Tatanggalin ka namin. Sabi niya, sige po, magre-resign po ako. Sabi niya, bakit ang tatag na ano mo, paniniwala mo? Sabi niya nga, sabi ko nga sa kanya, isang ano yan, palatandaan, kasi hindi po siya pala share. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa mahal na Panginoon, alam ko po, pagsubok niya lang sa kanya, kasi hindi po siya nagsasabi na taga Jesus Miracle Crusade nga po siya. Sabi ko, magpatotoo ka, sabihin mo ako anong mga himalang kayang gawin na mahal na Panginoon sa gawain natin. Hindi ka mababayaan, sabi niya ganun. Kuya Ronnie, bakit ayaw mo magpabakuna? Pinakilala niya nga na member po ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami umiinom ng gamot, bagamat hindi bawal, pero naturuan kami maniwala, magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya ang may bigay ng buhay ko, siya rin ang magbabawi nito. Sabi niya ganun, hindi ka ba natatakot, mawala ng trabaho? Sabi niya,
kailangan swab test. Malaki po yun, hindi po niya kaya. Sabi niya ako, magpapaswab test po ako at isa-shoulder ko. Magre-resign na lang po ako. Sabi naman eh, sige, bahala, kantayin na lang natin yung desisyon ng nasa taas sa Maine. Dumating po yun, sabi sa kanya, Kuya Ronnie, tumawag ng Monday yun. Tumitingin siya sa akin, nagre-ring ang phone niya kung papapasukin pa siya o hindi. Pag-ring ng phone, sabi niya sa akin, tingin. Sabi ko, thumbs up. Sabi ko, okay lang, umawalan siya ng trabaho at hindi na siya papasukin. Pero sinabi sa kabilang linya, Kuya Ronnie, pagkatapos mo magpaswab, libre yon sa Amoranto. Alam mo ba yon? Mag-half day ka, pumasok ka diretso. Sabi niya, opo, alam ko po yun kasi dun po ang dating venue ng aming banal na gawain. Pinag-swab po siya, libre na po yun. Tapos yung mga December naman po, siya na lang po yung walang bakuna nung mga oras na yun. Meron po siyang hindi pinasukan, Lunes po yun. Hindi ko po alam bakit di siya pumasok. Pero nung mga ilang araw yung lumipas, nagkagulo na po doon sa trabaho niya kasi meron po palang nag-positive. Bagamat ang mga katrabaho niya, mga vaccinated na yan, may booster pa yan, samantalang siya na nag-iisa. Pinaano po sila, pina-check. Meron po kasing isa nag-positive. Na-quarantine po halos lahat. Sila na lang, ilan na lang po silang hindi na hawaan kasi mga nakalimpo po sila. Doon pinakita na mahal na Panginoon, walang booster, walang bakuna na mga kautalo sa mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin. Ganun din po sa mga kapitbahay namin. Lagi silang nakaabang kung anong meron sa amin. Sabi nila, lockdown nga. Ang shop mawala na. Paano yung anak mo? Kasi po ang isang anak ko, nasa private po yan. Sabi ko na lang sa isip ko, God will provide. Bahala, mahal Panginoon sa amin. Meron po kaming print sa laminate. Ito nangyari po yung lockdown na yan. Lahat po ng mga quarantine pass, ang mga card-card na yan. Kami po ang gumagawa. Pumila po maraming tao sa harapan ng bahay namin. Sabi ng mga kapitbahay, laki ng kita mo. Ganyan ang ano. Ganyan ang pala, mahal na Panginoon. Huwag ka lang matakot. Ipagpatuloy mong ipakilala. Mahal na Panginoon. Kami po ang sumusuko dahil gabi na kinakatok pa kami. Sumunod po nun. Lagi na lang pong ganun ang ano, sabi nila sa akin, sige, yung bakuna naman, paano yan, paano kayo aalis, wala kayong bakuna. Sabi ko, bahala mahal na Panginoon, yung nga sabi ng mga post ng mga beloved children, kung meron kayong card, bago niyo i-present yan, kung sakali may pupuntahan kayo, manalangin kayo muna, na i-honor yun. Ginawa po namin yan, bagamat meron kaming daladala, hindi po namin pinapakita yan, hindi nila po kami nakikita, bagamat duwadaan kami. Minsan mga kamag-anak na namin nagsasabi, bakit kayo nakadaan? Kayo lang ang nakadaan, hindi kayo sinita, ganyan ang mahal na Panginoon. Praise the Lord, all glory to Jesus. Mahal na Panginoon, salamat po. Binigyan niyo kami ng tunay na pastor na magtuturo sa amin. Lord, bago dumating ang panahon na ito, pinatatag mo na kami, naihanda mo na kami. Mamatay, mabuhay, talagang sa iyo lang kami, mahal na Panginoon. Sinong hindi naglilikot sa iyo, mahal na Panginoon? Maraming salamat. Magkapat ang mga kapitbahay ko, naglalaki yan ang bahay. Hindi naman po sa naiinggit. Parang nakita ko lang na malaki ang bahay nila. Pero pupunta sa bahay pag may mga pinapagawa sa amin, magkukwento sila, naka-aircon pa ang bahay, hindi rin sila makatulog. Sabi ko, ba't di kayo makatulog? Iniisip nila yung bukas. Iniisip na yung bakuna kasi may nararamdaman po sila. Ano raw ang nararamdaman namin? Sabi ko, masaya kami kasi nakasunod kami sa gusto ng mahal na Panginoon. Bakunado kami ng mahal na Panginoon ang dugo niya. Samantala sila, lahat naka-booster, meron pong isa yung bata. Kasi mga bata po sa amin, pinapila na rin po yan. Pinuntahan po ako sa bahay kasi meron po ron malapit. Bakit daw hindi ko pabakunahan ang mga anak mo? Ang sabi ko, hindi po yan umiinom ng gamot. Pinagaling na yan ang mahal na Panginoon. Sa anak ko lang, ang daming mga bata sa amin, lahat yan, mga nakabitamin sa bakunahan. Lahat yung iba nasa ospital kasi hindi po compatible sa katawan yata nila yung bakuna. Pilit nilang tinatanong ang nanay ko, bagamat ang nanay ko, ano yan? Hindi pa po mananampalataya, pero salamat ka.
kasi nagwebebkas po kami, naririnig niya po yung mga patotoo dito sa atin. Magamat hindi niya matanggap kasi, pero alam ko, pride na lang po yun, pero nakita niya po kasi nung palang 2 taong gulang pala ang anak ko, na nag-depress po kasi ako ng rep niya, nun po yun talagang hindi ko makalimutan ko anong ginawa ng mahal na Panginoon, kasi ang kapitbahay namin, isang bote na soft drinks lumaglag sa paa niya, tinakbo sa ospital, tinahe. Ang anak ko, maliligo yan, 2 taong gulang pa lang yan. Yung dinepros ko, puro malalaking soft drinks po yan sa rep namin. Lumabas po ako para magbukas ng gripo sa labas. Bigla pong narinig ko, nagkalabugan, kinabahan ako, pero sakto nga po, bukas lagi ang computer namin. Andun ang mahal na pastor na pipreach po. Sinabayan ko na lang, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, na napakalakas ng kalabog. Pagbukas ko po, pinakailaman pala ng anak ko yung rep namin, 2 taon yan. Pag binuksan niya yung rep, bumagsak lahat yan. Yun nga po, winalis namin. Isang timbang bubog, pero ni isang bubog walang tumabo sa anak ko. Glory to God, praise you, Lord. Naisipin ko, ano ang balat ng anak ko, 2 taon, napakaliit. Sabi ng anak ng nanay ko, nagagalit siya, pero galit-galitan lang po. Alam ko, dahil soft drinks nga po niya yun. Sabi nga sa akin, isang timba, walang sugat. Sabi ko, nay, ganyan sa amin, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Walang sapat na salita para pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Man. Napaka-iksi na buka ng anong oras. Pero sa dami pa po nang gagawin po natin na isang maraming salamat nila po, mahal na Panginoon, muna sa pagpapalang pinansyal, spirit, ay higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, pagdakila ay tanging-tanging sa iyo lamang, pinakamamahal na Isus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.